po sa ating katanungan nito, Apostolikado ni Carillo. So dapat naman po natin gampanan ito, di ba sa ating mga po ang prophecy, kinakailangan na ibigay at gampanan mo ang tungkulin mo di lalo sa Diyos. At sabi nga po dito sa Mateo 22, verse 17, ito po yung kaisisaan sa Diyos ay sa Diyos. At sabi po dito, ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis kaysa sa ako o hindi? Ngunit bagay ni Jesus ang kanilang masamang layo, kaya sinabi niya, kayo mapagpahit na bawa bakit ibig ninyo ang mong sinuhi? Akin na ang salapi pangbuwis at siya binigay niya ng isang denaryo. Kanilang larawan at pangalan ang nakaubig dito, ano ni Jesus? Siya sa sarpo, ito nila. At sinabi niya sa kanila, kung kayo, ibigay ninyo sa sasar, ang sasar, ang sa Diyos, ang sa Diyos. Amen? Amen? So yung sasar, ito po yung para sa tao. O lahat ng kaitan tayo para sa tao. At yung kaysa sa Diyos, ay para sa Diyos, lahat ng kaitan tayo sa Diyos. So hindi po tayo, ay, hindi sinasabi ng Panginoon na pagkakayaan po natin yung ating komplikasyon para sa alamang personal o pang-pamilya o para sa mga tao na dapat po natin na ibigay. Amen! At lalo na po, higit lalo na po ang para sa Diyos. Ano po ba yung para ng tayo sa Diyos? O katulad po kayo, anniversary, di ba po? O, anniversary, mga, ano pa po ang para sa Diyos? Yung po, gawain natin every Sunday. Magbabayad, kanina po, nagkano tayo ng letra ng ating church sa May. Lagi po yan. At katulad po na marami pa tayong bayarin. Amen. So, isa pa po para sa Diyos ay ang lingkod niya na ginagamit. Amen. Naunawaan po ba? Alam niyo po, ang in-impress sa akin ng Lord dito ay ibigay niyo po, ibigay natin ang para sa Diyos.
Panginoon yun. Amen? At ang sabi ng Genesis, ang sino mapapala sa lingkod ko'y pagpapalaan ko. At ang sabi ng salita ko sa Galacia, na may karapatan na dapat natin bigyan ang mga ang lingkod ng Diyos na dinamit sa atin sa gabi na ito. Kaya po, iandaan po natin ang ating sarili, ang ating puso, lalo na po, yung pong ibibigay nyo na pinaka-the-best sa lingkod ng Diyos. Ngayon po, huwag tayo maging puri po. Amen? Sige po, tayo po magbigay sa lingkod ng Diyos at alam natin kung paano tayo pinapanalangin, kung paano tayo nananalangin sa lingkod ng Diyos, mas lalo po siya. Kahit malayo tayo, kahit hindi po tayo nakakasama, sige po pa yung naman natin para sa lingkod ng Diyos. Hindi po natin siya madalas nakakasama. Lagi na po tayo pinag-pray. Di ba po minsan, tinetext ka niya? Minsan, tinatawagan ka niya? At mismo, personal, pinupuntahan ka niya. Amen po ba? So sa pagpunta niya, sa pagtawag niya, sa pag-text niya sa'yo, pag-gawin niya, nandun po, natatags ka. So bakit hindi naman po natin ibigay ang para sa lingkod ng Diyos? So ibigay po natin. At hindi po tayo pagbibiguin ng Panginoon sa ating ginagawa na yan. Sapagkat siya po ay pinili ng Panginoon, itinalagay ang Diyos para po sa huli na panahon ng dalhin ng bayang Pilipinas, Asia, ang buong Laynik at isa po tayo doon. Ika? Kamanawarin po ba? Sa pagbigay ng kapahigutin, pa po natin ang pwede po namin na nagbigay. Ika? Makangiti po tayo magbigay. Sige po, sabi po, yung mga nagano ng mga offering box, makangiti kayo. Sige, ipainom po natin. At pagkaya na namin natin kay Sister Marita, ginamit ng matindi ang lingko ng Diyos sa buhay niya. Na dati walang mahirap. Ngayon, grabe po ang pakanat ng buhay nila. Ayan. Si Lord, mahal natin ang lingkod ng Diyos. Nagagawa